Mga province life, dalawang sisiw natin ang pinatay ng daga at andito po sila. Malalaki na po sila eh. Kaso tinarget ng daga. Sayang mga ka-province life. Mamaya mga ka-province life, ipakita ko po sa inyo kung saan po nakatira yung testing daga. Ayan po. Yan o, dalawa. Pinatay ng daga. Inatngat ng daga. Dito po mga ka-province life po. Sa aking isang brooding pen na to, meron akong nakita dito nung isang araw na daga. Diyan. Dito pa ata. Shape ng lupa, halata na merong nakatirang daga dyan. May nagkot-kot. Tapos tignan nyo po dito mga ka-province life po. Meron pong butas dyan sa dumadaan mga ka-province life. Ngayon nahunting natin siya. Meron akong trap doon mga ka-province life. Gagamitin ko po siya yung trap na binili ko. Kasi malaking perwisyo po talaga yung daga sa ating farming ng ating native chicken mga ka-province life. Uubusin niya to. Tapos yung kinain niyang pabo mga ka-province life, malaki po yun. Sayang mga ka-province life. Kaya dapat talaga hulihin na natin yung daga na yun. Di ko lang mabigyan talaga ng oras yung daga mga ka-province life dahil nabibisi tayo. Pero dapat ko na talaga siyang bigyan ng oras dahil apat na po ng ating mga sisiw na ganyang kalalaki yung kanyang kinain. Ibig sabihin malaki po yung daga na yun. Pero yung butas niya maliit. Malamang iba pa yung maliit na butas na yan. Iba pang daga. Pre-prepare ko yung aking trap. Tapos ilalagay ko dyan mga ka-province life. Pero hindi ko po mabibidyohan na mahuhuli siya. Yun sana yung maganda. Pero tingin ko ma-de-disturb kasi siya eh. Baka mas lalong di siya mahuli pagka ginanyan natin. Kaya set up ko lang dyan. Tapos kinabukasan, titignan ko na lang kung nahuli na natin. Tapos po mga ka-province life, meron po akong good news sa inyo. Napisa na po yung ating itlog na nandiyadaan. Pero meron pong nanggugulong isang inahin. Ay, bus. Ang cute. Bago ko sila pugarin mga ka-province life ay atin po munang pakakainin yung ating mga alaga kasi gutom na itong mga to. 2,000 years later. Tumalon na po yung inahin mga ka-province life kaya ito yung isang sisiw tumalon na din po. Delikado po ito. Kaya atin na po silang pugarin at kunin ko na po sila. Tapos dadalhin ko sila sa aking kulungan ng mga sisiw. Tara po. Yan po sila mga ka-province life. Ano itong isa? Iti. Walang lagayan mga ka-province life. Yan ating mga sisiw mga ka-province life. Six and a half hours later. Mga ka-province life, dala ko na po yung ating mouse trap. Large po yung binili ko kasi medyo malaki yung daga. Tapos mga ka-province life, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung ilalagay kong bait para effective po talaga. Tara po mga ka-province life at iset up ko na po ito. Mga ka-province life, bigyan ko muna sila ng gulay. Yun o, pinalo na, gutom na gutom. Sabi ko bibigyan ko mga plastic dun. Wait lang ko. Natrap sa bibig ng ating alaga. Okay na po siya mga ka-province life. Buti na lang po natanggal ko. Yan. Diyan ka na. Kulit mo kasi. Pakita ko lang saglit mga ka-province life yung mga manok ng kuya ko. Yan. Hindi lahat yan mga ka-province life. Yung iba dyan, manok ng kapitbahay namin. Yung ilan lang dito. Daming manok dito mga ka-province life. No? Mga ka-province life, ito po yung gagamitin natin na pambait. Ilalagay natin dyan. Ito mga ka-province life, masyado malaki to. I-cut lang natin ng medyo maliit. Tapos, iihawin po natin to mga ka-province life para maamoy ng daga yung aroma ng nyob. Meron pa tayo para bukas. Mga province life, ang dami na pong basura dito. Dito ko ihihawin yung ating niyog, mga province life. Gusto ko rin kasi na maano to, masunog yung mga basura dito para isahan na po.
masyado malakas yung apoy. Tayo sa may konting apoy lang. Okay na po ito mga ka-province life. Konting ihaw lang po. Basta lumabas lang po yung aroma ng ating buko. Yan. Set up natin siya mga ka-province life. Bango. Konti yan. Yan po mga ka-province life. Set up na po siya. Tapos pagka nagalaw. Yan. Kung makikita nyo po mga ka-province life. Yan sa trigger. Konti lang yung nakakapit. Para konting galaw ng ating bait sa loob ay mahuli natin yung daga. Diyan natin siya pipwesto mga ka-province life. Tapos tatabunan ko ng sako yung ibabaw. Ayan na po siya mga ka-province life. And sana effective yung ginawa natin. And bukas po natin malalaman to kung mahuli natin siya o hindi. Day 2. Ito na po mga ka-province life, yung moment of truth. I-check po natin kung nahuli ba natin yung daga sa ating manukan. Check natin yung trap. Parang nahuli natin kasi gumalaw yung trap eh. Uy, parang ang laki. Ay, sabi ko pa, parang ang laki, wala palang laman. Yate.